Pinapahalagahan ninyo ang komite na ito at ang aming ginagawa para mas mapabuti at ang pagpapalakad o makapalakad kami ng bata kumakatulong sa PNP. Kaya po tatanungin ko po sa inyo sapagkat nung huli pong hindi kayo nakadalo, wala pong naibigay na dahilan ng inyong representante. Bakit po kayo hindi dumalo noong hearing ng komite noong September 16? Your Honor, Madam Chair, hindi po ako nakadalo noong mga panahon na yun dahil yung iniisip ko pong dadaluhan na hearing ay yung sa isang hearing din ng Senado na which is chaired by other sa ibang committee po. At dumating po yung information sa amin noong hapon na yun na umating kami dito at I was thinking na at meron po tayo mga ibang mga ginagawa ng that time yung Roma na there's also a part of it. General, katulisyon na po, ano po yung ginagawa ninyo noong mga araw na yun? Kasi po, pinadala po namin yung invitation September 8. Ngayon po, hanggang po dun sa araw bago yung hearing, meron pong confirmation mula sa inyong tanggapan. Ngayon po kasi, kayo na po mismo nagsabi, no, maraming kailangan gawin sa PNP. So, isa po yan, yung aming mga bata kong sinusulong, para sa aming pananaw, napakaganda po, modernization, pero syempre, kailangan namin ang inyong input dahil kayo yung pinakanamumuno ng PNP. So, ano po yung dahilan? Dahil kung ibang komite po ang iniisip ninyo, sa inyong kaalaman naman po, ang talagang nag-aalaga sa pakanan ng PNP ay ang public order and dangerous drugs. Hindi po ibang komite ninyo. Ito po ang komite ninyo at hindi na po yung iba. Ngayon, kung sasabihin naman ninyo ibang komite, sabihin na ninyo yung Committee on Finance dahil mahalaga rin ang budget, eh mas pinili pa po ninyo mga ibang bansa kesa dumalo sa hearing na yon na ang pinag-aaralan sa hearing na yon ay kung makatarungan ba ang budget na inilaan sa inyo, kung kulang ba, at pwede namin dagdagan. Yung self-hearing po ng DILG nung nakaraang linggo, kung saan po ang PNP ay napapailalim. Wala pong representative ang inyong hanay, kundi yung pinadala ninyo dahil kayo po ay nasa Bogota, Colombia, kung hindi ako nasatama niya. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Yung biyahe po na yon ay naka-schedule na po, kagana po na naka-schedule. At ito po ay tungkol po sa leadership consultation on anti-kidnapping and anti-extortion. Ang pinapag-aralan po natin doon, Your Honor, ay kung bakit yung bansa kagaya ng Colombia ay nagsimula from 3,500 na kidnappings ay naipapapa na po nila ngayon sa mga halos na 100 na lang po na lamang sa isang taon. Tama po kayo dyan. Magandang ehemplo nga sa pagkakataon na yun yung Colombia. Pero sa tingin ko po, yung budget at yung kailangan ninyong gawin dito sa ating bayan, mas naninibabaw kahit na nakaschedule po yun. Pwedeng doon po kayo nagpadala ng representative. Pero siguro call na po ninyo yan. Pero normally po, sa budget hearing, pag wala yung namumuno ng ahensya, hindi po pinapasa yung budget eh. Pero dahil nga nandun naman si Secretary Mar, siguro niya nang iniisip po yun. Pero kailangan kasi maramdaman din ng inyong mga nasa sako na ipinaglalaban din ninyo kung anong kailangan nila. Kaya hinanap namin kayo. Kaya sa pagkakataon ngayon, ano, gusto ko nga na malaman din sa inyo, ano ba itong mga sinasabi ninyong may mga nasasagasaan siguro kayo, kaya kayo nagigipit ngayon? Your Honor, yun pong ginagit ko sa ating opening statement. Ito patungkol po doon sa paglilisensya po ng mga pabayaan na napakaralan na po mga reklamo na ginagawa laban po sa amin at dahil po sa mga reforma na pinakatupad po natin. Siguro, imbis na aligasyon lamang, kung ayaw ninyong masabi dito sa hearing na ito, yung mga sinususpecha ninyong nananagasa sa inyo, ay pwede ninyong ipag-alam sa amin o kaya mismo sa
Napan ko mo kung ano mang grupo kailangan may report kayo tungkol dyan. Hindi naman pwede sabihin lang ninyo na ginigitit kayo na wala namang problema. Ang naiintindihan ko po, marami talaga sa gobyerno pagka ito ay implemental reforma. Meron talagang mga nanihila. Kaya posidyo po talaga yon. Kaya lang dapat naman may katibayan. Ako po'y naniniwala na dapat linisin yung paglilisensya ng baril. Napakahalaga po nun. Pero bibigyan ko po kayo ng ehemplo ha. Doon pa lamang sa inisyatibong yung yun, nagkaroon na ng issue tungkol sa delivery service na tinanggal na nga ninyo dahil may problema nga, mas mahal, napakabagal, hindi mabilis, pero whereabouts ng pangalan. Ngayon po, nagkaroon kayo ng moratorium doon sa paglilisensya ng baril. Ang inyong effort ngayon, dahil ang napakahirap, kunyari ako, may-ari ako ng baril, ako'y nakatira sa Mindanao, pupunta ako sa Metro Manila, nandun na ako. Dapat makita ng personal yung may-ari ng baril, halimbawa. Pero siguro naman, kasama sa reforma, magtalaga kayo sa bawat rehiyon para hindi naman panghirap sa mga may-ari ng baril. So pinag-aaralan nyo ngayon yan. Ang dinig ko, sa Davao, nagpagala kayo ng technician, representative, at isang computer para mag-renew ng lisensya ng mga baril. Sa inyong kaalaman, 60,000 po ang legal ha, gun owners sa Davao. Nagpadala kayo di umano ng isang tao o kung isang computer para mag-renew ng lisensya ng baril. Ang isang computer ngayon may camera. So sa isang araw, 60 people lamang ang napaprocess. So paano naman matatapos yung 60,000? So ang nangyayari, imbis na dumami ang magpaparehistro ng baril, dahil sa inconvenience, hindi na lang po nagpaparenew. Ganito po ba yung ginagawa ninyong programa? Aware po ba kayo dito? Alam po ninyo ganito yung nangyayari?